Ayan guys, andito na yung ano natin, yung engine block ng 456 na binaba nating makina na ang issue niya is lumalagitik. So, ang ginawa namin mga boss, pinalitan na natin ang bagong mga main bearing, liner, piston, palit na rin tayo. Ito nga pala yung ano, higpit natin sa torque natin sa crankshaft, no? Sa connecting rod, yung torque natin is 40. 80 naman yung sa main bearing. So lahat po standard piston ring, tapos yung mga bearing nya. So ito na yung crankshaft. So ngayon papakita ko sa inyo yung pag setting nito guys. Yung iuuna muna natin yung piston oil cooling nozzle muna sa atin, no? Yung apat na piraso ang yung una nating ilalagay dyan. Ayan, ililinisan lang ni Kalyabing Mike ngayon. So mag-assemble na tayo. Papakita ko sa inyo guys yung pag-assemble ng 456 na makina, no. So ito na yung ano, ilalagay natin yung ano, no. Piston oil cooling nozzle. Ito yung nag-i-spray na lang sa ating piston, no. Piston pin, piston ring. So ang paglagay niyan guys, yung way niyan, pag ganun po ah, baka magkabaliktad kayo. So ito na yung bagong piston natin mga boss. Yan. So dito mga, dito guys, huwag kayong magkakamali na mabaliktad nyo ng lagay ito, yung way nung ito, may makikita nyo may baluktot. So dapat dito po tatama yan. Ayan, nakaganyan siya, na piston, no? So kaya ang way nyan, paano, pabuka, pa ganun, kabilaan sa likod. Pa ganun po. So huwag kayong magkakamali kasi napuputol po ito pagka nagbaliktad kayo ng lagay na ito. So ngayon, una natin ilagay muna ito. Kasi pagka mahuli natin ilagay ito guys, mahirapan tayong dukuti na. Dito yan. Yan, kita nyo yung position guys. Yan. Pabuka. Ganun siya. Baka magkabaliktad lang kayo. Para pag nag-assemble kayo ng makina eh, mamaya kasi mapabaliktad nyo to, mapatiklop yung ganun lagay, tiklop parehas, mapuputol po to, babangga to rito sa ating piston. Ilan ang sinet mong to? 20. Ha? 20. Okay. Tapos punasan mo na yung sigunyal pre. So ngayon guys, crankshaft naman ang susunod nating ilagay, no. Guys, yun na, dito na. Balik-tari mo. Lapa.
Yan. So pre, handa mo yung ano rito. Yung oil seal, gabitan ng oil seal dito. Tapos kakabit na natin muna yung flywheel tsaka pressure plate. So bago natin i-set yung piston, no. So na-torque na natin, guys. Ayan, dapat pag machine shop niyan walang sabit po pag nag-torque kayo niyan. Yung pagpiting ng ating sigunyal, no. So okay na okay po yung pagpiting ng machine shop natin. So ilalagay na natin yung ating rear crankshaft oil seal. Ilalagay naman niyan, no. Sa cup naman, mga sa crankshaft cup naman, guys, no. So yung arrow niyan dito po paharap. Ayan, yung kung alin yung araw ng crankshaft cup natin, dito po dapat sa paharap yung ano, position. So may nakalagay po yan, hindi kayo magkakapalit-palit. 1, 2, 3, 4, 5. So yan lang po ang susundan nyo, no. Hindi na kayo magkakapalit-palit sa ating crankshaft cup. So isusunod naman natin, mga boss, ay yung ano, clutch disc pressure plate. So papalitan na rin natin ng bago. Nagpalit na rin kami ng bagong ano, pilot bearing. So ayun, guys, so asimbolin ko na yung ating bagong piston. Tapos nagpalit na rin tayo ng bagong piston pin. Tapos yung liner natin, mga boss. So ayun, asimbolin ko na para mailagay na natin yung ating piston ring. Tumana, boss. Lock natin.
guys, yung gagamitin natin piston ring is standard din. So unahin natin yung sukat, yung ating top ring. Tapos meron tayong second ring, oil ring. Importante po, sukatin natin yung clearance, no? So ngayon, sinalpak na natin yung ating first ring. Sisukat muna natin, no? So bago yung liner natin, standard yung piston ring natin. So ang sukat po ng clearance ng ating piston ring or yung gap eh 0.010. So sa mm naman po ay 0.25. So yan po ang dapat na clearance sa ating 4D56 na makina, no. So yan guys, yung una kong sinukat. So yung top ring natin or first ring. So isusunod naman natin isukat guys ay yung ating second ring. So ito na po yung second ring natin. So napaka-importante po na bago tayo magsalpak ng piston ring, isusukat muna natin dito sa ating ano, no, liner. Anong muna yung applier? Ha? Model? Ha? Tapin ko lang altes? Model? So ganun din po yung sukat 0.010 or katumbas ng mm naman ay 0.25. So ngayon isasalpak na natin yung ating piston ring. So, yung oil ring natin. So ganun din po. So ngayon sasalpak ko na yung ating piston ring dito sa ating piston. Ang una muna natin ilalagay guys ay yung ating oil ring. So dito sa ating oil ring, pwede po kayong ano, kahit baliktaran naman to. Wag lang doon sa ating second ring tsaka piston ring, meron po talagang posisyon ng paglagay doon kung saan yung ibabaw. Patay mo na, sir. So next natin is second ring. So dito po may nakalagay dyan, no? Dito po yung pinakaibabaw, yung kung ano yung may marking sa yes, pinakataas po natin ilalagay. Ito yung ating second ring. So ganun din po sa ating first ring. Yung marking sa ibabaw din. So tulad ng dati guys, 'di ba pinalitan natin yung lumang piston niya dahil malaki siya kaya nagpuputol ng piston ring kasi may kalog na po. Tingnan nyo yung bago. Ayan o. So, wala siyang kakalog-kalog. Ayan. Wala siyang salyada, no? Dapat po ganyan. Para hindi napuputol yung ating piston ring. So, linisan lang natin ulit pa. So, yung pag-arrange po ng piston ring, huwag nyo pong pagtapat-tapatin yung gap, no? Yung clearance. Kasi magkakaroon po tayo ng blow-by dyan. Dapat po salitan. So unlike na itong ito yung first ring. So ito yung first ring. So pipihitin po natin. Huwag po ganyan, ha, huwag ganyan tapat-tapat kasi magkakaroon tayo ng loose compression. So yung second ring ililihis din natin. Yan, kabilaan salitan.
Ayan, so andito yung second ring na gap o yung gatlaan ng ring natin. Andito naman yung pairs. So ganun din po sa oil ring. So ayan, nakalihis din siya, no? Huwag natin pagtapat-tapatin, guys, kasi magkakaroon tayo ng loose compression. So ngayon, lalangisan lang natin ito. So yung torque natin ng connecting rod nito is 40. Yung kalyabing mic, di ba may ano yan, may parang eto, daanan ng langis, yung pinaka-guide, ayan, gatla. Doon mo rin siya itatapat. Ayan, sa kanan. Doon mo rin siya yan. Pagsasalubungin mo yan. Salitan. Sa kabila. Ayan, ikita mo na yun. Lagyan mo ng nut. Ayan, nakapatong yung nut. Sangit mo dyan sa poppy. Poppy bangs. Yan, pag tumunog na yung ating torque rings, nasalpak na natin yung isang piston, na torque na natin yung connecting rod. So next natin is piston number 4. Same procedure pa rin, mga boss, no, sa una natin paglagay ng piston number 1. So ganun din ang gagawin natin dun sa piston number 4. So tapos na yung number 4. So to entry naman na piston. Thank you.
Ano naman yan? Piling chachi sa iba. Kapatid ka, balis. Balancer gear. So ilalagay na natin yung guys. So napakadali lang po ng timing na ito. Naturo ko na rin sa inyo. Yan. Yes.
Diyan ako rin. Wala. 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 Ini berasa di sini terlalu baru. Ini isang nat. Okay na, okay na. Natin yung balancer belt. Itama mo to timing nito, pre. Ikot ng makina. Tama mo yung timing dito. Baliktad, baliktad. Papunta rito ang ikot. Hindi, kabila. Yan. Yan. Yan, timing. Kunin mo yung balancer belt saka balancer bearing. So ayan na yung timing ng balancer natin, guys. Pointer sa gear, top tend nyo rito. Ganun din po ito dito sa isang balancer, tapos yung sa crankshaft gear. Ayan, okay. Release mo na yung bro. Yeah. Tutin pa yun. Hindi na, hindi na. Oo, oo. Sige, higpit. Higpit bro. Higpit mo. Pati yung dito. Yan. Tapos lagay mo yung plate dito. Yan. Tapos yung gear. Baliktad. Baliktad. Okay. So tapos na tayo rito sa harap. Kailabing mic. Tatayo na natin yan para sa cylinder head naman tayo. Ilalagay na natin yung ating cylinder head gasket, guys, no? So para may patong na natin yung ating cylinder head assembly. So akin yung gasket, paring mic. So dito, guys, gumamit tayo ng gasket shellac, no? Sa marami nagko-comment na nakakabara daw tong ating gasket shellac na pinapahay. Depende po yan sa cylinder head gasket na gagamitin nyo. Gumagamit po kami ng cylinder head gasket shellac sa mga malalaking daanan ng butas ng mga ganitong makina. Sa mga tulad nito, mga asbestos o carbon type. Pero kung maliliit po tapos steel yung gasket nyo, pwede pong langis lang ipahay nyo, di kaya grasa. O di kaya mag silicone spray na
pandikit dito sa ating ano no, sa ating cylinder head gasket. So ayan, pagka mga ganitong 4D56 at alam naming malalaki ang butas ng mga ganito ng mga head gasket, so okay na okay lang po yung okay lang po yung gasket shellac yung ilalagay ninyo. So ayan, pare-pahiram nga ulit ibabaw. So ito po ang nilalagay natin para mas madikit po yung ating head gasket. Kapal. Yan, okay lang yung mga ganito guys, yung gasket shellac gamitin natin sa mga malalaking daanan ng butas ng gasket natin, no? Daanan ng tubig o di kaya langis. So meron kasing mga nagko-comment dyan na mga gasket shellac daw eh nakakabara sa daanan ng tubig o langis sa mga butas. So hindi po lahat ng gasket cylinder head ay ginagamitan namin ng gasket shellac. Depende po sa makina kung gaano kalalaki ng butas ang dinadaanan niyang, kung gaano kalaking butas ng ating head gasket. So ayan guys, nalagay na natin yung head bolt. So ito torque na po natin dito. Ang torque na binibigay ko rito is 90 pounds no sa ating cylinder head bolt. So ayan guys, yung higpit natin dito sa head bolt is na 90 pounds no. Yung head bolt natin ng 4D56. Dito ka mag-umpisa bro. Dito ka mag-umpisa ganun. Dito? Mahal? Dito? Oo. Mau gelo? Ya. Oh, ini. Mau gelo? Oh, mau gelo? Oh, mau gelo? Sebentar, sebentar. Tidak, tidak, tidak. Berhenti.
Ayan, pinapok na yung kagabi mic. Yan, ano? Oh, malikit na. Lagi mga kalimutan nyo. Yan. Tapos dito pa naman, pagdalo na. Okay. Ayos. So, sunod natin guys, rocker arm, tapos yung timing belt. Natapos na natin i-torque yung ating cylinder head, no? Cylinder head bolt. So, next na natin tong rocker arm, tsaka yung ating timing belt. Yan, sunod natin yung timing belt. So ayan guys, sa pag-timing, naituro ko na rin sa inyo yung 45-6, pero ulitin natin, ano? Yung timing mark ng camshaft dito po. Yung sa ating injection pump naman, pilitin lang natin mga boss. Ayan. So pointer lang natin dito sa ating balancer, yan. Dito sa isa, sa balancer, ayan. Sa crankshaft gear naman, ito po. Ayan. So saka tayo maglagay ng timing belt pag naka-timing na, naka set na sa timing lahat ng mga gear, no? So ngayon maglalagay na tayo ng timing belt. Well, Philips Crobin na itong, ayaw yung matulis tayo, no? Matulis na. Ha? Oh. Yung exhaust dito. 17 pre. 17 na. Lah, bak kahit back rings, bigay combination basta pambihit na.
Diba? Pita muna natin ng konti ito. Saka na lang muna, baka magalaw pa. Dito lang ako eh. Kita lahat ng todo. Lagyan natin to. Ayan. Diba? Ganyan lang boss. Mga guys, no? Pag nagkabit ng timing bed, make sure lang natin na yung nakapasok yung spring. Ayos. Ayos na. Ayos na, ayos. Ha? Kita tayo. Kuha ka pillar gates kay Abing Mike. Pillar gates? Oo. Saan nga pala yun nakalagay? Andun yata, binalik ko yata ito. Binalik ko ito. So huwag lang natin kalimutan na maigpitaan guys, no, yung mga bolt. Okay. So ngayon guys, valve clearance na yung gagawin natin. So na-set na natin yung timing sa camshaft ulit-ulit. Sa pag check ng ating mga pointers. Yan, sa injection pump, balancer. Tapos sa balancer naman dito sa baba. Tsaka sa ating crankshaft gear. So okay, chochon up na natin to. Tapos valve cover. Tapos yung mga heater plug na tsaka fuel line dito sa ating injector. Sige, tune up na tayo. So ang uunahin natin is exhaust number 1. Ang valve clearance na po natin dito is straight gis lang, no, 0.010 at sa mm 0.25. Yung una natin i-tune up, naka TDC number 1 tayo, is exhaust number 1 na engine valve. So sunod natin yung intake na number 1. Pagkatapos natin dito sa exhaust, no. Right. Yan, intake number 2. Tapos number 3 na exhaust valve. Pag natapos na natin yung 1 and 3 na exhaust tsaka 1 to na intake valve, so iikutin naman natin, no. Sentro ulit natin yung timing sa crankshaft. Again? Okay. Timing mo lang ulit yung ano dyan, pre, sa crankshaft, no? Sentro mo ulit sa pointer. Grabing compression, narinig mo? Okay. So, tune up natin, number 2 na exhaust. Exhaust valve. Okay. Yeah, okay. Okay. Tapos 3 in 4 na intake valve. Okay.
Yan. Ito na yung number ko na itikban mo. Okay. Okay. Alright. Tapos number 4 na exhaust valve. So pagkatapos nito guys, so okay na yung tune up natin. Susunod na natin yung valve cover tsaka yung half moon, yung rubber dito. Okay, ipit ko te. Ipa. Okay. Alright. So ayan, tapos na mag tune up. So half moon na lang, valve cover tsaka mga timing cover dito sa harap. So ito yung tinatawag ng half moon. Dito nakalagay yung mga boss. Alright. So kabit na natin tong ating water pipe guys, no? Sunod naman tong water pipe. So nakakabit na natin lahat mga guys, no, yung mga panggilid. So sasalpak na natin to yung ating makina para makita na natin yung under nito. Ito yung issue ng 45-6 na lumalagitik, no, inauwi natin sa overhaul kasi ang problema sa kanya putol yung kanyang piston ring. So nagpalit na rin kami ng mga clutch lining, pressure plate sa release bearing. So mamaya guys, pagsalpak malalaman natin yung under nito. Tapos bago na rin yung mga timing belt nito, tensioner. So halos lahat po napalitan na natin. So ayan guys, ito na yung L3 na malagitik dati, no, nung pag-umandar. So ang ginawa natin, ang naging problema yung piston ring niya putol. So binaba natin yung makina, in-overhaul na natin. So ayan guys, nakasampa na siya. Ayan. So itong basahan na to, so sinapin lang to ng may-ari, no, kasi siguro bumabangga dun sa upuan niya, so hindi na rin natin inalis. Ganyan na rin. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung andar nito sa kaibahan nung bago siya natin binaba, no, nung lumalagatik na maingay. So ngayon i-start ko na. Start natin. Ayan, so gumagana na pati yung sa heater niya, no. Sa langis, battery sign. So, kompleto na po siya. Yan. Yan yung andar na dati guys, lumalagatik. Na i-300 natin. So, natapos din natin. No? So, halos pinalitan na rin natin mga guys. Yung pinalitan natin ng piston, piston ring, piston pin bushing, connecting na bearing, main bearing, mga timing belt, tensioner, at saka clutch disc pressure plate. Kasi yung clutch disc pressure plate niya mga guys, no,
Pursuit na rin. At may tama na. So ngayon, halos bago na po yung mga laman load nito na ating makina. So ayan na yung under guys, no? Tignan natin kung may kalsit o usok sa ating ginawa. Yan. Walang kalsit, walang usok mga boss. Tapos kalsit, walang usok. Bahala tayo guys yung ano, yung makina na okay yung compression, yung walang kalsit, walang usok. Pagka inangat nyo yung pump, yung oil cap, parang hinihigop siya ng hangin. Hanggang okay na po yung ginawa natin na 300. Wala lang yun. Malayo-malayo na sa dati yung andar. Ayan. So, hindi ko lang tinakpan pa yung muna yung radiator. Yung radiator cap kasi nag-break-in muna tayo, no? So, para hindi siya magkakaroon ng pressure. Kasi magganit pa yung piston natin sa yung mga bearing. So, break-in muna tayo. So, ayun guys, natapos na rin natin yung ating ginawa. 45-6 na makina. Sana nasundan nyo yung pag-timing natin ito at pag-set ng piston ring. Ayan guys, yung sinabi ko ulit, hindi lahat ng lumalagatik ay nakukuha natin sa tunap. Pag bumili kayo ng mga gaitong 45-6 entry o kahit anong sasakyan guys, magsama kayo ng mga trusted gamit nyo para hindi mauwi sa ganitong senaryo tulad itong ating ginawa ngayon na 45-6. Ayun guys, kung may nakuha kayong idea sa ginawa nating L300, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para once na may ginawa tayong sasakyan, updated po kayo sa lahat nating gagawing sasakyan, no?